Naaktuhan ang panloloob sa isang ginagawang parking lot sa Malabon City ang suspect pangatlong beses ng makukulong dahil sa kasong pagnanakaw. May unang balita, si Nico Wahe. Halos lumubog na sa kinauupuan niya dahil sa hiya ang lalaking niya na kinilalang si Rogelio Santos habang kinakausap ng pulis sa Malabon. Si Santos, pangatlong beses nang makukulong at iisa lang ang dahilan, pagnanakaw. Kagabi, naaktuhan siyang nanloloob sa isang ginagawang parking lot sa barangay San Agustin. Nakita lang unang amo ko yung padyang sa labas. Tapos ako naman po, pumasok naman po sa may kabilang parking. Doon, nalaman ko na nakita ko sa gilid yung chinelas niya sa kain sao. Doon nalaman na may pumasok na. Dito na raw sila humingi ng tulong sa barangay. Nalugong ko namin yung bahay, yung ano, binagawa. Ang tagal namin bago makita, siya tatago ko eh. Sa mga yerong nakatambak. Karaniwan sa mga ninakaw ng suspect na si Rogelio Santos ay mga extension cord. Ang gagawin niya raw rito ay babalatan para makuha ang tanso at ibebenta niya ng 300 piso kada kilo. Hindi rin daw ito ang unang beses na pinasok ni Santos ang ginagawang parking lot. Maraming beses na po. Yung una, mga bakal, tapos maso, tapos sumunod yung mga bakal ulit. Tapos yung panguli niya, yung gripo na. Minsan yung breaker, kinat niya yung wire, sumabog. Sa kami palatandaan ako sa kanya eh, yung tattoo niya dito eh. Ayon kay Santos, matinding pangangailangan ng dahilan ng kanyang pagnanakaw. Kinuha na po kasi ng kapatid ko ng pera. Yung lola mo? Opo. So ngayon, nagnakaw ka para lang mabigyan yung lola mo? Opo, kasi may sakit lola ko eh. Ayon sa barangay, notorious daw talaga si Santos. Mabuti na lang ay palagi nilang nahuhuli. Maharap sa kasong theft si Santos. Yan ang unang balita sa Malabon. Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.